narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Magandang hapon mga kanutrisyon! Isang oras na naman na punong-puno ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon ang handog sa inyo ng programang One Nutrition, One Nation. Ako po ang makakasama ninyo ngayong hapon, Malu Enteria, na pansamantalang humahalili kay Dr. Azucena M. Dayanghirang, ang Executive Director ng National Nutrition Council. Mga kanutrisyon, alam nyo ba na noong nakalipas na buwan ng Agosto ay pinagdiwang natin ang ASEAN Awareness Month? At alam nyo ba ang ibig sabihin ng ASEAN? Sa mga estudyante, sure ako, alam nyo to, no? Ang ibig sabihin ng ASEAN ay Association of Southeast Asian Nations. So nagsimula po ang ASEAN noong taong 1967, kung saan nagkaisa ang bansang Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand at ang Pilipinas upang buuin ang asosasyong ito. At sa pagdaan ng panahon ay 5 pang bansa ang nainganyo na sumapi sa ASEAN at ito ay ang mga bansang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar at Cambodia. Ngunit ano nga ba talaga itong ASEAN at paano tayo nakikinabang tayong mga Pilipino sa pagiging kasapi nito? Sasagutin yan ng ating resource person sa hapong ito na si Dr. Aleli Sudyakal, Medical Officer 5 ng Bureau of International Health Cooperation ng Department of Health. Makikipagkwentuhan din ako mamaya sa isa sa ating mga bagong Nutriskwela Community Radio Station, ang Radyo Kawadi 100.7 FM na matatagpuan sa Kasiguran, Aurora. Makakapanayam ko ang kanilang program manager na si Zenaida Rodriguez para kumustahin ang status ng kanilang bagong-bagong istasyon mula nang sila ay mag-on-air. Makakasama ko rin mamaya si One Nutrition Reporter at Recipe Princess Maria Camille Luis Chen at syempre may bitbit na naman siyang magandang balita at masustansyang recipe para sa atin. Oh, excited na ba kayo? Kaya dyan lamang po kayo mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang First 1,000 Days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansya ang kailangan natin. Alimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 Commandments! Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. At ano ang magandang balita na dala mo para sa amin ngayon, One Nutrition Reporter Camille? Magandang hapon, Miss Malu. Ang bitbit kong balita ay may kinalaman sa rice fortification o pinagyamang bigas. Nakagawa ang Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology ng mas abot kayang rice fortification technology para sa mga rice millers. Ang karaniwang makinarya na ginagamit sa rice fortification ay umaabot sa halagang 350,000 to 700,000 pesos, habang ang DOST FNRI Design Blending Machine naman ay mabibili sa halagang 250,000 pesos lamang. Bukod sa savings, ang makinang idinisenyo ng DOST FNRI
ay mas matibay, compact at gumagana sa mas malaking kapasidad. Humigit kumulang 500,000 pesos additional investment para sa kagamitan at materyales ang kinakailangan pa bago simulan ang produksyon ng iron fortified rice. Ang blending machine ay isang mahalagang kagamitan para sa rice fortification. Hinahalo nito ang iron rice premix sa ordinaryong bigas nang hindi nasisira ang mga butir. Nakakamit din ito ang uniformity sa mas mataas na kapasidad. Hindi na ipatutupad ang iron rice fortification dahil na rin sa issue sa mga proseso. Ang mga prospective adopter, particular na ang mga rice millers, ay maaring sumulat ng letter of intent sa DOST FNRI Director, Dr. Mario V. Capansana, sa General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. Maaari ring tumawag sa numerong 837-3164 o kaya naman sa kanilang trunk line na 837-2071-82 Local 2296 or Local 2284. Ang initiative na ito ay naayon sa Philippine Food Fortification Act of 2000 or RA8976 na nagmamandato ng fortification o pagdagdag ng micronutrients katulad ng iron sa mga staple na pagkain katulad ng bigas para masolusyonan ang iba't ibang kondisyon katulad ng iron deficiency anemia na isa sa laganap na nutritional problem ng mga Pilipino lalong-lalo na sa mga buntis, nagpapasusong ina, sanggol at mga senior citizens. Iyan mismo lu ang aking dalang balita. Maraming salamat, One Nutrition Reporter Camille. Huwag po kayong aalis dahil marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council. Ang kampiyon ng 10 kumainments, Mang Moy! Kumainment number 4, kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tukwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na, sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ako dito sa One Nutrition, One Nation at mga kanutrisyon. Ihanda na ang inyong mga sarili na makinig at matuto ng bagong kaalaman dahil technical segment na. Noong nakaraang buwan nga ay pinagdiwang natin ang ASEAN Awareness Month upang maisulong at palawakin ang kaalaman ng mga Pilipino sa ASEAN. Ngunit bakit nga ba natin ito ginagawa? At ano ba ang kahalagahan nito sa buhay nating mga Pilipino? Ayan, sabay-sabay nating alamin ang sagot sa ating katanungan kasama ang ating resource person sa hapong ito na si Dr. Aleli Sudyakal, Medical Officer 5 ng Bureau of International Health Cooperation ng Department of Health. Isang masustansyang hapon, Dr. Aleli, at welcome po sa One Nutrition, One Nation! Apo, thank you, ma'am. Ayan. So, yeah, pag-uusapan po natin na natin yung tungkol sa ASEAN. So, unang-unang tanong ko po, Dr. Aleli, ano po ba itong ASEAN? ASEAN. Pag lumabas po kayo sa bansa, ganun nila pinapronounce, ASEAN. O, sige po. Opo. Yung ASEAN po, it's Association of Southeast Asian Nations. Mm-hmm. So, isa po siyang mag-grupo-grupo ng 10 bansa sa Southeast Asia, namely Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, mm-hmm. Did I miss anything? Vietnam, okay. Opo. At ang kanyang goal is to be able to create economic, social, and cultural development within the Southeast Asian region. Mm-hmm. So gusto natin economically maunlad yung mga bansang ito,
socially, merong cohesiveness at may unity among these 10 nations. At saka yun na po yung culture, may oneness at may oneness among these 10 nations. Kahit na iba-iba yung salita natin, isang region tayo. Mm-hmm. So it's a cooperation mechanism, mm-hmm. isang koalisyon ng mga bansa na nag-usap-usap para mapaunlad yung lahat ng bansa. Hindi pwedeng may isang naiiwan, lahat tayo. Ang the aim is for everyone to be progressive and economically stable. Mm-hmm. So nagkakaisa, yes, kumbaga itong 10 Asian nagkakaisa. Nations. Opo, na to. Yes, wala nang kaaway-away. Mm-hmm. Kung meron mang diskusyon between one country and another country, meron po tayong mechanism, which is ASEAN, mm-hmm. Na meron tayong mechanism para pag-usapan ito. So parating constructive engagement ang ginagawa kasi nga magkakapatid tayo lahat sa ASEAN. Mm-hmm. Yung 10 bansa na akin na-mention po. Mm-hmm. So nagkakaroon ng peace at saka unity. Yes. Mm-hmm. So, prosperity. So, Doc Aleli, ano po ba itong tinatawag na ASEAN Community Vision 2020? At ano ba ang benefit nating mga Pilipino dito? Oo. Basahin ko lang muna po sa Ingles. Sabi, a concert of Southeast Asian nations, mm-hmm. outward looking, living in peace, stability, and prosperity, bonded together in partnership, in dynamic development, and in a community of caring societies. Mm-hmm. So, pag sinabing concert, parang sabay-sabay dapat, hindi ba? Mm-hmm. Outward looking. Mm-hmm. So, pwede po natin sabihin, kayo-kayo lang yan. Mm-hmm. Pero hindi po outward looking. So, we want to form a solid regional bloc or regional organization. Natitingin din sa palabas, yung palabas na pagtingin, ano mga opportunity na nandiyan sa global community na pwedeng makabuti dun sa mga bansang within ASEAN. Mm-hmm. Living in peace, so sabi natin, wala nag-aaway-aaway within ASEAN and with other regional blocs, not with other countries, stability and prosperity. So, lahat, hindi naghihirap kung maaari, lahat, walang maiiwan, mm-hmm. stable, so walang mga areas of conflict, bonded together in a partnership. So, kung to sum it all, kung sasabihin natin, ano ba talaga ang ASEAN? It's really a regional partnership, and pero with caring societies. So, parati natin in-emphasize na ang ASEAN, hindi lang economics ang pinag-uusapan, hindi lang yung mga peace and stability, pero yun din, merong community of caring society. Mm-hmm. So yun ang gusto natin, yung vision natin for 2020. So yung sinabi mo nga, Doc Aleli, na concert, ibig sabihin, iisa ang tugtog. Yes. Walang nagsisimponado. Yes. Tama, ma'am. Tama. Maganda yung analogy nyo. At saka kung merong outside of ASEAN na parang kumakalaban ba, kumbaga, magtutulungan para ipagtanggol yung isang bansa. Ganun ba yun, Doc Aleli? Opo. Opo. At saka, parati po talagang yung term na constructive engagement. So, we engage with partners, we engage with kahit yung mga lumalaban sa atin, we still engage them, pero it's always constructive. Mm-mm. Win-win parati ang gusto natin. Mm-mm. Doc Aleli, may nabasa din ako yung Vision 2025. Ano naman ito? Ah, 2025. Teka. 2025? Naku, naman siya na mama. I don't have the Vision 2025. Ah, okay. Pero more, ganun din siya. Ganun din po siya. If I can give details, ang gusto natin talaga yung ASEAN will be merong freer flow of investment, mm-hmm. freer flow of goods, mm-hmm. freer flow of services, mm-hmm. freer flow of capital. Ano ibig sabihin nun? Pagka ako ay taga Brunei, mm-hmm. ay wag Brunei, sa Pilipinas, mm-hmm. ako ay ang main product ko kunyari electrical, mga electricals yung part sa paggawa ng cellphone or basta meron akong produkto na akong nagpa-produce, mm-hmm. and gusto ko siyang i-export sa Singapore dahil na pag-usapan sa ASEAN na pabababain yung mga import taxes, mm-hmm. madali
ko siyang mapadala sa Singapore at mas mababang presyo. Yung taxes minsan zero or napag-uusapan po yan, o minsan mas pinapababa yung taxes po talaga para mas madali yung mga produkto ng Pilipinas na pupunta doon sa siyam na bansa na akin na mention kanina. In the same manner, kung may produkto si Cambodia na kailangan ng Pilipinas, mas madali nating ma-import kasi mas mababa ang presyo. So mas kukuli mo na yung produkto ng Cambodia, bao kailangan natin 'yon. Mas madali mo siyang kukuha. So anong implication nun sa normal household? So if there's freer flow of goods, mas mura mong nakuha, mas mura din mabibenta sa Pilipinas. So kung mas mura mabibenta sa Pilipinas, di mas madali sa ating mga household, families na maka-acquire o makuha ng mga produktong yon. Freer flow of services. Pwede na, well, vision pa lang naman po ito. Gusto natin yung ating mga engineers, architects, mga health workers, meron na silang parang mechanism para makapagtrabaho din sa ibang bansa. I don't know if many people are aware, but engineers are already, we have ASEAN accredited engineers. So meron na tayong mga engineers na nakakapagtrabaho na po sa ibang bansa. ASEAN legitimate. So meron accreditation process. So sa engineers pa lang po yan, so hindi pa masyado laganap sa ibang profession. Pero yun yung tinatawag natin na freer flow of services naman. Freer flow of investment and capital. So sabi natin sa 2025, mas madali na makapag-invest yung mga ibang bansa, lalo may mga yamang bansa, pwede na sila mas madali mag-invest sa ibang ASEAN member states. So mutual recognition or arrangement ang tinatawag doon. So yun po ang gusto natin makita. I just don't have the exact statement on the 2025, but that's the vision that there's this freer flow of all of these things by 2025 within ASEAN. So maganda. So improve, lahat happy because economically mas mumura. Well, that's the vision. Everything, things will be cheaper for us if we are acquiring them from other ASEAN member states. Mas madali ding magbiyahe. Kasi merong plano po na yung sabagay wala namang visa. Wala namang visa tayo pag pumupunta sa ASEAN. Pero may plano na parang mas mura ang pag-travel within ASEAN, mga amongst ASEAN member states. So better yun, ano, may more opportunities na makapag mamasyal sa ibang bansa dahil affordable na ang ano. Ang pagpunta doon. Ayan. So, pag-usapan naman natin yung tungkol sa kalusugan, Doc Aleli. Naman po yung ASEAN Post 2015 Health Development Agenda? So, ano ang priority nito? Opo. Ano po, 2013, meron po mga officials from the health ministries na 10 bansa, nag-meeting-meeting na po. I attended some of those meetings. Sabi nila, ano ba ang priority natin sa health for yun na nga, after 2015? So, ang inisip nila kung ano yung mga concerns natin. So, it's something that concerns all the 10 member states. At nagrupo-grupo po siya sa apat. So, una-una yung sinasabi natin, promoting healthy lifestyle. So, marami naman sa atin nakakaalam nun, di ba? Yung healthy lifestyle, diet, exercise, avoid stress, don't smoke, yan. And then, second priority po yung responding to all hazards and emerging threats. So, dito po papasok yung how do we address disasters? How do we address infectious diseases? So, dyan, yan yung second. The third priority cluster is on strengthening health system and access to health care. So, ito yung sinasabi natin, universal health care. Dito din pinag-uusapan yung mga health workers, no? So, paano natin ikakapacitate yung ating health workers? Dito din po pinag-uusapan yung access sa mga gamot. So, dapat merong ganong so priority din yun na nakita ng mga health officials. And then yung last, yung priority yung sa food safety. So, dapat merong access to safe food,
safe drinking at saka yung water and sanitation dapat tinitignan din ng buong ASEAN. So yun po yung mga priorities natin for post-2015 agenda. So Doc Aleli, may I know kung ano na po ba ang mga update o accomplishments so far concerning these priorities? I will not go into details naman ha kasi bawat isa sa priorities na yun may work plan. So ano, since 2015, ini-implement po yan ng buong bansa. Siguro i-highlight ko na lang, ibibita ko na lang yung kasi in 2017 po, as you all well know, was the 50th year of ASEAN. So tayo ang chair at tayo ang host. And during our chairship in 2017, meron po tayong na-issue. Issue is not the term. Pero ang Pilipinas po ang naging punong abala. Tayo lead country for the issuance of this ASEAN Leaders Declaration on malnutrition. Ay, ito yung exact ano. ASEAN Leaders Declaration on ending all forms of malnutrition. Apo. At saka, dalawa yan eh. ASEAN Leaders Declaration on antimicrobial resistance. Combating antimicrobial resistance through one health approach. So, ano po significance ito? Kasi mga papel lang naman ito. Ang maganda po kasi dito, alam nyo sa ASEAN, consensus yan eh. Walang napapasa ng merong isang bansang hindi sumasang-ayon. So, pag sumang-ayon ka, pumirma ka, kinakomit mo yung bansa mo, na gagawin mo yung mga sinasabi o nilalaman nitong mga ASEAN Leaders Declaration. When you say Leaders Declaration, si Presidente, mga Presidente mga po leaders, at Prime Minister talaga ang pumirma. Opo. At lahat ng bansa ay nag-commit na po ano man yung magiging plano mag-develop under this declaration, lahat pa ay dapat gawin. Dapat lahat ipasatipan. So, yun po, these are landmark laws. Ito, ma'am, ito I'm just talking of yung sa health ha. Apo. Yung kasi meron din tayong iba sa labor, mga landmark declarations din na napalabas. Tapos as another update, ito, declaration, hindi siya it's just a paper, hindi siya magiging tangible kung wala akong plano. So, meron na po tayong plano na nagawa together with the member states. Isang plano kung paano mo i-implement itong declaration na ito, kung paano natin babawasan ang malnutrition, paano natin babawasan yung resistance na yung nakakatakot na phenomenon kung saan hindi na gumagana yung mga antibiotic natin. Yung tinatawag na antimicrobial resistance. So, the Philippines really wants to show the world we're serious about these two things kung kaya we chose them para sila yung ating ipupush sa ASEAN. Kung kaya ito yung mga programs natin, Doc, particularly sa NNC, ay talagang nakatuon sa pag-achieve din na ating commitment dito sa declaration na ito to end all forms of malnutrition. Ma'am, ibibida ko lang ha, kasi NNC has a big role in the passage of this declaration sa malnutrition. Kasi sila talaga yung nag-volunteer na, oh, we will do this at all the activities na alinsunod kung paano mo nga naman gawin reality ito. So, yung mga planning workshops, yung pagsulat ng declaration, yung paghingi ng commitment, all of these things were done under the leadership of the, of course, our Secretary of Health and the National Nutrition Council. So, yun po, it's a big achievement naman for the Philippines. And na-identify talaga dito, no, Doc Aleli, yung pag-address sa stunting. Opo. Kasi, yes, opo. Oo, kasi alam mo, hindi natin dapat tinatago yun eh. Kasi those indices, yung mga data ganun, dapat talaga alam ng lahat para lahat magtutulungan. Opo. Kasi kung itatago natin yun, hindi masasolve yung problem. So yes, that this declaration is our guide. Another guide bukod sa ating yung SDG natin. So this declaration is the ASEAN and the Philippine translation of our commitment to end stunting or reduce
standing in the Philippines and in the region. Mm-mm. Dahil nakakalungkot man aminin, isa tayo sa nagko-contribute talaga sa mataas na prevalence ng stunting. Opo, pero kailangan, meron naman tayong ginagawa eh. Opo. So, we need the cooperation of everyone, hindi lang to responsibilidad ng NNC, hindi lang to responsibilidad ng DOH. Lahat po ng whole of society, whole of government approach talaga, yung ating mga ating Department of Agriculture dapat tumutulong dito, social welfare, labor, ano po yan eh, hindi siya yung responsibilidad siya ng lahat. Ng lahat ng sector. Talaga. Opo, lahat ng sektor. Tulong-tulong po tayo talaga dito. Mm-mm. Kasi nutrition ang pinag-uusapan. Opo. Tapos yun na nga, yung antimicrobial resistance. Hindi siya ang problema ng doktor lang. Hindi problema ng pasyente. Talagang yung may sistema that promotes it. So we have to address that. Ibig sabihin, Doc Aleli, talagang malaking problema na yun. Kaya laging ginawa pa siya talagang leader's declaration, yung antimicrobial resistance. Yes. Ano? Opo, opo, yes po. At hindi lang siya sa Pilipinas problema. Problema din siya within the region. Actually, global problem siya. Pero kailangan, ito ang statement ng ASEAN na hindi, sa amin, sa ASEAN, committed kami na supuin ito at i-address ito. Mm-mm. Kasi parang term ba nun, talamakba? Yung mas parang nagiging ordinary na yung pag-take ng mga tao ng antibiotics, ano? Minsan kahit walang doctor's prescription. Yes. Can you imagine in the grim future, wala nang i-epektibong gamot? Oh my God, oo. That's the worst. Mm-mm. Wala nang effective na gamot. So ano mangyayari? Kung wala pang nag-develop, tapang nagagawa na super drug para dun sa mga resistant na bacteria na yan. Mm-mm. So yun yung nakapatakot. Kung kaya, we're working with all of these stakeholders para yung awareness talaga una, yun ang una eh, yun ang kailangan eh. Tapos yun nga, action, syempre, implement a plan to address. Ayan. So, Doc Aleli, we celebrated ASEAN month nung last month, ano? Medyo na-delay na lang itong aming topic. Pero ano po ba yung significance nung celebration nung ASEAN month? At kailan specific date ba ito na celebrate buong month? Opo. Parating tinatanong sa amin 'yan kung ano ngayon kung mag-ASEAN month. Mm-hmm. Well, una may basehan po talaga bakit kailangan natin increase yung awareness. Mm-hmm. Meron talagang pag-study talaga na nagsabi na mababa, pinakamababa ang Pilipinas nung nag-survey ng mga Pilipino. Mm-hmm. Kung anong alam nila sa ASEAN, napakababa. Mm-hmm. So yun po, palaganapin yung awareness. Why? Ano ba gusto natin? Bakit natin gusto bawat Pilipino alam niya yung ASEAN? Mm-hmm. Napansin po natin, alam mo, medyo kakaiba yung Pilipinas. This is just my personal take on things. Uh-oh. Pagka kausap mo Brunei, Indonesia, Malaysia, lalong-lalo na magkakapareho sila ng salita. Mm-hmm. Para silang magkakapatid na. Oh. Kasi nga, ang yung sense of unity nila, well, for one, because the language is the same. Mm-mm. Parang Pilipinas, parang medyo hindi siya, kakaiba siya. Kasi nga, iba naman kasi yung ating naging history. Mm-mm. Meron, di ba, yung Spanish tayo invasion, may American invasion. So, my point is, yung sense of regionalism natin, di ba, may nationalism, yung sense of regionalism natin, medyo mababa. Hindi tayo solid with ASEAN, di ba? Eh, ano ngayon kung solid, kung may nationalism, may regionalism, di ba pag nationalistic ang tao, ano ka, mas mahal mo yung bansa mo. Oo. Mas poprotektahan mo yung interest ng bansa mo. Example, meron tayong mga produkto. So maybe we will patronize more patronize local ASEAN products. Oo, local products natin, di ba? Ganon. Ano pa, pagka nationalistic ka, originalistic ka, poprotektahan mo, ano pa, mas masipag ka, na mas meron kang yung adhikain na medyo malali, may adhikain ka na ay kailangan ano tayo mag-improve ang ating region. Kasi alam mo, mahal mo yung region mo, you will do everything for it. Ititingnan mo din yung welfare
ng ibang bansa o ng ibang tao. Kasi sa ASEAN, sinasabi nga natin, consensus to eh. Hindi pwedeng may isang mahirap, may isang hindi nakakaangkas dun sa anong man yung itatamasa anong region natin. Kung lahat magiging progressive, mag-improve ang economy, sa ASEAN, lahat dapat. So, how can you do that if you don't feel one with the region? If you don't feel one with ASEAN? So, yun ang gusto natin, magkaroon ng sense of regionalism, if there's such a term. So, but before you can do that, you really have to increase awareness what ASEAN is, what it strives to do, and what is it for the Philippines? How can the Philippines benefit from this? Kasi that's the only way you can understand, and that's the only way you can love it and support it, is if you understand what it is. That's my personal take on why we should really increase awareness on ASEAN. So ano bang activities niyo, Doc, na ginawa ng nung ASEAN month? Nung ASEAN month, we medyo nag-dwell kami dito sa Department of Health kasi medyo mababa pa dito yung awareness dito sa aming kagawaran. So we had yun, meron kami mga national costumes. Ito yearly yun eh. Uh-oh. We always do this. So every month, meron kami flag ceremony. So lahat kami, DOH, we're proud to say that DOH is one of those agencies na kinakanta yung ASEAN hymn. So nagkaroon kami na ganun. May 4 Mondays of the month, kinakanta na yung ASEAN hymn. Meron kami display of the ASEAN costumes. Yung office namin yun ang in-charge doon. Tapos meron din kaming ASEAN dances. So pinakita natin for the 4 Mondays of the month, meron kami pinakita mga ASEAN dances. Yes, parang culture show. Tapos meron din kami mga ginawang IEC materials para yung pamaypay. Dapat merong mga information doon about what ASEAN is. So medyo dito lang, medyo nag-limit lang muna kami kasi wala kami masyadong pondo. Nag-limit kami dito sa awareness of DOH personnel. Pero we're thinking of a partnership with NNC next year, actually 2020. Oo. And I think for a bigger activity. Oo. At siguro naman, Doc, yung mga sa schools, baka nag-celebrate din sila kasi usually schools man nagsi-celebrate ng ganyan. Yes. Awareness. Yun po, alam mo, isa pang masipag mag-ano dyan, DepEd. Oo. Alam ko, yes, DepEd. Kasi mas madali sa kanila eh, yung mag-uuto sila sa mga schools nila eh. So I know in schools, maski sa mga elementary levels, they celebrate it. Yung ASEAN month. So, Doc Aleli, you were talking about economic development, socio-cultural development. So, ano ang masasabi mo pwedeng role ng bawat isa sa atin, bawat Pilipino, para makakontribute naman tayo sa pagkamit ng ASEAN targets? Ano ang significance niya kay Juan de la Cruz? Anong role pala? Like ako, actually, ano pwede kong gawin? Actually, we're not asking much. Kailangan lang lahat tayo. So, una-una, as I mentioned, yung dapat aralin natin na among all these organizations, these intergovernmental organizations na kasama Pilipinas, ang pinaka-relevant ang dapat ang pinakamalapit sa puso natin, yung ASEAN. Kasi sa sampu lang tayo, and for everyone's information, ang Pilipinas po ang isa sa 5 bansa na gumawa ng ASEAN, na nag-organize ng ASEAN. So it should be a Philippine pride na ginawa na ito, so dapat alagaan natin. So yun, ma'am, una awareness. Second, yung awareness na yun, sana ma-translate into action. So yun na nga, as I said earlier, maybe patronizing. So if you know that this is a Philippine product, an ASEAN product, patronizing these goods and services that are being produced by ASEAN. Kasi, yun na nga, as I said, if we have, paano ba to?
patronize them para as a way of showing our oneness with this regional bloc. How else? Ordinary communities. Siguro continue to participate in these programs and initiatives like sa gobyerno ng mga gobyerno, meron po tayong mga projects na kinokommit sa ASEAN. And these projects po, hindi lang gobyerno naman ang magpa-participate. We also engage non-government institutions, non-government people. So yun po, siguro we continue to participate and support those programs po. Kasi yung ating contribution po, yung participation sa mga programs na ito will lead to attainment of the goals and targets of ASEAN. Mm-hmm. Example, the health. We have dengue day. ASEAN has a dengue day. Mm-hmm. So yung dengue, it's not just a national concern. It's also a regional concern, lalo na sa Asia. Mm-hmm. So yung ating ASEAN dengue day po, which is held every June, meron mga advocacy activities po yan. It's advocacy activities, may education, mga information, education, communication activities. So yun, if we participate and listen to these campaigns, in our small way, we can say that we are supporting ASEAN because we all know naman na ang goal ng mga programang to is for yung mga improved lives of people within ASEAN. So, bottom line, be aware, support, and participate in all these activities. Now, we all know naman ang objective is para ma-improve po yung to ensure economic development, peace, and stability, and healthy communities within ASEAN. Okay. So, aware, be aware, support, and participate. Ayan. Yes, opo. So, Doc Aleli, saan pa pwedeng makakuha ang ating mga listener ng mas more information tungkol sa ASEAN programs and activities? Siguro po kasi wala pa sa aming website, pero they can email, paano ba to? Wala pa kaming ASEAN email ad. Oo, pero siguro po, they can email me muna. AAG Subiakal. AAG Alpha Alpha Golf. Subiakal. Dot. BIHC, that's Bravo India Hotel Charlie. BIHC, Opo, at gmail.com. Siguro kahit yun lang muna po. Kasi, pero it's a good thing. So we should develop pala an ASEAN. Mm-mm. We should develop something in the DOH website wherein they can post their questions or make their requests. And, so ulitin ko po, aagsudyakal.bihc@gmail.com. Ayan. So maraming salamat, Dr. Aleli. Opo. Maraming salamat din po. And thank you for this opportunity to share ASEAN. Tsak na maraming natutunan ng ating mga kanutrisyon mula sa inyo. So pwede ka, Doc, magbigay ng iyong parting message para sa ating listeners mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Siguro po, yun na nga, as I said, ASEAN hindi po siya isang malayong konsepto. Talagang supportive po ito sa goals ng ating bansa. So sana, una, supportahan natin yung ASEAN. Alamin natin kung ano ito at supportahan natin. Tapos, pangalawa po, yung being in the Department of Health, yun sa akin po ay sana merong, tumaas po sana yung health literacy ng ating mga Pilipino. So, hindi lang dapat yung sa textbook, yung mga bata lang ang nag-aaral tungkol sa health. Sana pati yung mga magulang, yung mga magulang natin, yung mga adults, will try to learn about health para they will also do health promotion within their families. Kasi these things, a health worker can only do so much. A school teacher can only do so much. Pero pag uwi ng bahay, pagka
walang awareness yung mga si tatay, si nanay tungkol sa kalusugan, parang kulang yun, no? So dapat i-reinforce na ating mga magulang yung importansya ng kalusugan within their family. So yun lang po, yun na, that's my message as a DOH employee na supportahan natin yung programa ng hindi ng DOH, programa ng Pilipinas para sa kalusugan. Gusto ko lang idagdag, Doc Aleli, yung health-seeking behavior ng mga Pilipino. Yes. Diba? Yes. Wag mag, ano yung Doc, ay, ma'am, yung self-medicate, diba? Yun. So, dapat, kung may nararamdaman, prevention, wag yung may sakit na sakalang ano, dapat talaga, Lalo na under the Universal Healthcare Act, na sana yung implementing rules and regulation niya, sana mapirmahan na. Napakaganda po nung vision nung batas na iyon para sa lahat. So, abangan po natin yan. Yes, ma'am. Ayan. So, thank you so much again, Doc Aleli. Yes, ma'am. Maraming salamat po. And all your valuable information. Thank you po, yes. God bless. Thank you, ma'am. Apo. Thank you po. God bless po. Mga kanutrisyon, inyo pong napakinggan ang aking panayam kay Dr. Aleli Sudyakal, Medical Officer 5 ng Bureau of Internal Health Cooperation ng Department of Health. Diyan lamang po kayo mga kanutrisyon at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Naririnig nyo, nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment No. 7, iodized salt ang gagamitin ko. Strikto si Mang Moy, kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako? Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na tayo sa Kumainment No. 8. Mangoy? Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chicherya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Kayo ay nakikinig pa rin sa One Nutrition, One Nation na napapakinggan sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Opo, tama ang narinig nyo. 50 na po ang Nutriskwela Community Radio Stations sa buong bansa. At sa puntong ito ay dumako na tayo sa isa sa ating bagong Nutriskwela Community Radio Station para sa ating station updates. Makakasama ko sa linya ng telepono si Program Manager Zenaida Rodriguez ng Radyo Kawadi 100.7 FM mula Kasiguran, Aurora upang kumustahin ang kanilang operations. Isang masustansyang hapon, Program Manager Zenaida. Welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon po. Ayan. So, kumusta po ang Radyo Kawadi? Kailan nga po kayo naitatag? Kami po ay naitatag bali po noong July 3 at July 6 po nag-test broadcast po kami. Ah, okay. Ano po ba, Ma'am Sen, ang ibig sabihin ng Kawadi? Kawadi po, Ma'am. Kawadi. Kawadi. Ayun. Kapatid. Yes, ma'am. Kapatid. Yes po. So, kapatiran. Ganun. Kawadi. So, kumusta naman po ang station niyo, ma'am, so far? Ay, kami po, ma'am, ay excited na excited. Wow. Kahit po mga volunteer ay lahat po umuupo yung amin pong council. Talaga. At saka po yung limang na train po dyan po sa kamay nila. Yan. So, ano po ba ang mga program na ini-air ng inyong station? Ma'am, bukod po doon sa binigay po sa amin ng National Nutrition Council, yung pong katumbas ay biyaya, One Nutrition, One Nation, Radyo Mo sa Nutrition, kami po, ma'am, ay may sarili, may mga programa na po
iniere, kagaya po ng gabay sa kalusugan, nutrition at iba pa, dialogong medikal, at yung iba't iba pong programa ng bawat opisina, kagaya po yun sa akin po, ang aking pong programa ay pangalan po, karapatan ko bilang taga-talang civil po ng Bayang Katiguran. Meron din pong bantal sa kalikasan, buwis ko, pananagutan ko, karon kawali, pagdoro ng TAM. Ibang-ibang sektor po, ma'am, lahat po na sektor ay meron. Ah, talaga po. How often po yung ano schedule nung gabay sa kalusugan? Yan po ay tuwing Martes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos po ng hapon. Hapon, yan. So, kumusta naman po ba ang feedback na natatanggap niyo from your listeners? Ay, okay po, ma'am. Kasi yung aming pong MHO sa kanyang gabay sa kalusugan, tuwing umaga po ay nararamdaman po namin o nalalaman po namin na maraming nakikinig kasi po marami pong nagpetek mga tanong tungkol sa mga simpleng pangangalaga sa kanilang kalusugan. Marami pong mga nagtatanong through text po, ma'am. Ah, talaga po. Opo. So, lahat po, ma'am, na program may mga nagpetext na po pong kumbaga may mga tanong po sila at sa amin pong Saturday and Sunday, yung sa mga musika po, ay marami na pong nagre-request. Ah, talaga. Yung mga most requested song, mga ganyan. Opo, ma'am. Yan. So, ano po ang ano nyo, ma'am? Ang sign-on nyo, 4 o'clock din po ba? Hanggang ano oras po kayo? Ma'am po, nung balik po kami, ma'am, ay 5 to 8 pa lang po. Pero kahapon po ay tinawagan po kami na ready na po yung aming lisensya. Opo. So, sa Sabado po, kami po ay itatry po muna namin, ma'am, lang 6 to, at 6 to 5. And then, sa by Monday po ay susubukan na po namin mag 4 a.m. to 10 o'clock ng gabi po. Opo, kasi yun po ang nakalagay sa inyong license ng NTC. Opo, baka po kayo eh masita pagka meron pong nag-visit sa inyo, nag-monitor na taga NTC. Opo, ay kasi po ma'am, kahapon lang po ipinadala yung aming permit. Opo. 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 So, sabi niyo po lahat ng sector, so pati po ba mga kawimenan, mga kababaihan, mga kabataan? Yes, ma'am. Usapang kababaihan, with vocation po yung sa kababaihan, ma'am. Ang title ng aming programa. Pati po mga senior citizen, mga farmer. Ma'am, yung sa senior citizen po, yun po ay under the SWD, yun nga po yung issue na karon pagboro ng TAM. Iba-ibang sector, iba-iba pong meron sa person with disability, sa kababaihan, sa senior citizen, at yun po sa kanilang daycare program. Ayan, very good naman po kayo. Mukhang lalaban kayo sa Nutri-Skwela Awards, ha? Sana nga po, ma'am. Kahit nag-uumpisa po kami kasi very supportive po yung aming mayor, yung po aming mga member ng Community Radio Council ay cooperative lahat, ma'am. Mm-hmm. So, sana po patuloy ang inyong excitement hanggang pagpatuloy ng operation ng inyong radio station. So, ano po pa mga plano nyo, Ma'am Sen, kasama ng CRC for Radio Kawadi? Ma'am, during our last meeting ng kasama po yung mga council, nagkaroon po kami na yung Committee on Resource Generation ay gumagawa na po sila ng pamamaraan kung paano po kami magkakaroon ng, kumbaga kahit po mga volunteers ay may mga kailangan po kami yung karagdagang kagamitan at saka po dun sa mga tao. Pero so far po, ma'am, yung amin pong munisipyo ay nagtalaga na po ng bali amin po na katulong po doon sa radyo. Opo, may anim na tao na J.O. Full-time po yan, Ma'am Sen. Opo, ma'am. Bali po kasi, ma'am, sa ang balak po namin dahil tayo po, kami po ay mag-4 to 10 ako, magkakaroon po kami ng 3 shifting. Mabuti po yan. Opo. Opo. Tapos, ma'am, yun sa, yung sa Committee on Programming ay inaano po namin na baka po by mid of September ay maglo-launching po kami para magkakaroon po kami ng isang voto kay dahil yun po yung suggestion po ng Committee on Programming na kailangan po namin i-advertise sa mga tao. Kailan po yan, Ma'am Sen? Kailan po yan motorcade niyo atin kami? Baka po, ma'am, ang iniisip po namin ay
Kasi po, may guest pa lang po kami next week. So, sa third week po ng September, ma'am. Sige po. Opo. At ang balak po doon ng aming advisor, yung aming pong municipal health officer, kami po ay magbibigay ng radyo sa bawat barangay. Uy, very good. Para po siguradong pakikinggan po nila. Mm-hmm. Yes, ma'am. Mm-hmm. Tapos ma'am, doon sa isa naman, doon sa isa committee ay may mga activity na po sila roon ng isa promotion po, may mga speaker, kung mm-hmm. ano-ano pong ano ang balak nilang gawin. Sana po patuloy ang inyong active na pag-operate ng inyong radio station, no, Ma'am Sen, para po yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Maging successful po ang inyong operation. Yes, ma'am, kasi po inaano rin po kami nung aming mayor na talagang pagbutihin po yung aming radio Kawadi. Ayan. So, looking forward po kami sa inyong accomplishments, sa inyong achievements for Radio Kawadi dyan sa Kasiguran, Aurora. Yan. So maraming salamat po sa inyong updates, Program Manager Senny. Pwede po kayo magbigay ng inyong panghuling message para sa inyong mga ating mga kapatid mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ay, maraming salamat po at nagkaroon din po ang Kasiguran Aurora ng Radyo Kawadi na ito po ang ginagamit namin para po ang aming mga kawadi sa aming bayang Kasiguran at pati na rin po yung karatig na ibang barangay na nasasakupan po ng Dilatag Aurora at Dilalungang Aurora na naabot po ng aming istasyon ay nabibigyan din po ng mga gabay sa kalusugan na update po sila sa kasalukuyang kalalagayan ng aming bayan at ngayon din po ng probinsya dahil yung aming pong governor ay sumali na rin po o nagkaroon na rin po ng plat sa aming pong radyo. Wow. So maraming salamat po sa National Nutrition Council sa pagkataloob po nito. Ayan. Salamat po at magandang hapon po. Magandang hapon po. Thank you din, Program Manager Senny at sa LGU ng Kasiguran, Aurora at pati na rin kay Gov. Ayan. Inyo pong napakinggan si Program Manager Senny Rodriguez ng Radyo Kawadi. Maraming salamat po sa paglanyo ng oras upang ma-share sa amin ang updates sa inyong istasyon na maratagpuan sa Kasiguran, Aurora. Good luck po sa operations ng inyong station. Huwag po kayong aalis mga kanutrisyon dahil sa ating pagbabalik, ibabahagi na ni Recipe Princess Camille ang masarap at masustansyang recipe of the week. Mangmoy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mangmoy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatilihin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo, kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mangmoy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-10 Commandment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ako dito sa One Nutrition, One Nation at Recipe Princess Camille. Ano namang masustansyang putahe ang inihanda mo para sa amin ngayong hapon? Thank you, Miss Malu. Mga kanutrisyon, ready na ba ang inyong mga papel at panulat? Tara at sabay-sabay nating ihanda ang Mixed Vegetable Omelette. Ang mga sangkap na ating kakailanganin ay una, sibuyas at bawang na panggisa, at ang mga sumusunod na gulay, 2 tasang kalabasa, 1 pirasong karot, at 1 pirasong sayote. Itong 3 gulay ay hihiwain ng maliit na strips. Dagdag dito ay kailangan din ang 3/4 na tasang dahon ng malunggay na tinadtad, 2 kalahating kutsaritang iodized salt, 1 kalahating kutsaritang durog na paminta, 4 na pirasong itlog na binati, 2 kutsarang mantika para panggisa at 2 tasang mantika pang prito. Para sa paraan ng paggawa,
Una ay igisa sa mantika ang bawang at sibuyas. Pagkatapos, idagdag ang kalabasa, karot at sayote. Hayaang maluto ang mga gulay sa mahinang apoy ng 3 minuto. Matapos, timplahan ng iodized salt at pamintang durog. Ihalo ang malunggay. Hanguin ang mga gulay gamit ang salaan at ilipat sa isang lalagyan, saka ihalo ang binating itlog. Sa isang kawali ay mag-init ng mantika at iprito ang may 1/4 hanggang 1/2 tasang pinaghalong-halong sangka. At iyan mga kanutrisyon ang paggawa ng mixed vegetable omelette. Ang reseping ito ay makakagawa ng 8 pirasong omelette, suwak sa buong pamilya. Hango ang reseping ito sa recipe book ng National Nutrition Council na pinamagatang Mga Lutuing Gulay Araw-Arawin, Simple, Mura at Masustansya. Oh, maraming salamat, Recipe Princess Camille. At parang masarap nga yung pang-almusal, no? Tama. Oo, variation ng simpleng ano lang, scrambled egg. Mm. Oo, tortang itlog. Lalo na kung may kasabay na, anong pangsawsawan dito? Ketchup. Oo. So, di mo lang pinasarap ang regular na omelette, kundi pinasustansya pa. Naku, subukan nyo na po yan. Bukas na bukas din, mga kanutrisyon. Thank you, Miss Camille. Thank you po. Mga kanutrisyon, natapos na naman po ang isang oras at isang episode na naman ang nakapagbigay sa atin ng kaalaman sa wastong nutrisyon. Sana ay nagkaroon kayo ng bagong kaalaman tungkol sa ASEAN at paano nito natutulungan ang iba't ibang bansa para mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan sa Asia. Maraming salamat kay Dr. Aleli Sudyakal, Medical Officer 5 ng Bureau of International Health Cooperation ng Department of Health sa lahat ng mga impormasyon at kaalaman na ibinahagi niya sa araw na ito. Thank you rin kay Program Manager Zenaida Rodriguez ng Radio Kawadi 100.7 FM mula Kasiguran Aurora para sa oras na kanyang inilaan sa programang ito at sa kanyang pag-share ng kanilang station updates. Maraming salamat din kay One Nutrition Reporter at Recipe Princess Maria Camille Luis Chen, sa aming production staff na si Micaela Kiara Romias, at sa aming production manager na si Jovi Rabal. Lahat po sila ay kabilang sa Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. At syempre, salamat din sa inyong lahat na patuloy na nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, nais din naming malaman ng inyong mga komento o suhestyon para sa higit na ikagaganda ng ating programa. Kaya text lang po kayo sa 0918-620-7660. At pwede rin po kayong bumati sa amin o magpadala ng bati sa inyong mga mahal sa buhay. Dali na, text na po kayo. Maging updated din sa amin gamit ang social media, hanapin nyo lang po at ilike sa Facebook ang One Nutrition, One Nation, pati na rin ang Facebook page na National Nutrition Council Official. Maaari nyo rin balik-balikan ang ating mga episode sa aming YouTube channel, kaya subscribe na sa One Nutrition, One Nation. Ipagpatuloy ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Hanggang sa muli, sa ngalan ni Dr. Azucena Milana Dalanghirang, ang Executive Director ng National Nutrition Council, ito po si Malu Enteria na tuwinay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.